Hello. Naan tayo ngayong laptop na gagawin. Another Huawei MateBook. Huawei MateBook D15. Yung unang ito ay no power. So, check natin kung ano issue sa loob. Bakit siya no power? Yung success rate natin sa Huawei na ganito ay 2/4. Dalawang hindi nagawa, dalawang nagawa. Check natin to kung kaya. Lit lang ha. Hey, don't eat my snack. Okay, tanggal na lahat.
So cups light lang. Okay. Try natin i-reset. Pero ang init na niya, oh. Subukan ulit natin. Sobrang init niya pero hindi siya nagpa-power.
Check muna natin ha. Ayan, pinayagan na tayong buksan. I-open na natin. Check natin kung anong issue nito. Thank you.
Check, check. Resistance. One ohm. Capacitance. 255, 260 microfarad. Possible 260 rin yan kasi magkakasama. Try natin pagtanto mamaya. BIOS. Thank you.
Yung subboard. Ating subukan. Power on. So init na oh, pero wala pa rin activity.
3 days later. Okay, natanggal na natin yung board ng ating Huawei D15 MateBook D15. So, ang issue niya, power on, pero naka caps lock lang. Power on, okay, ito yung Huawei D15. Yan. So ang issue niya, pag pinlag mo yung charger, ito lang ang nakailaw, caps lock at FN. Oh, yan lang. So walang display. Wala siyang display. Ang na-notice ko sa board na to, masyadong manipis. Tsaka ang bilis uminit. So, alam naman natin, pag walang display, pwede sa RAM, Nag-check na ako ng mga voltahe. So, ito yung findings ko, ha. RAM voltage, ito, yung coil na to, RAM voltage, 1.18. Processor 1.15, tapos dito 0.8, so dapat nasa 1 yan, 1, pero 0.8 dito, 3.3, ito 5. Okay, so ang gagawin natin ay i-re-flow natin itong RAM module. Pero itong apat lang kasi nga mainit. Ito mainit. Umaabot dito. So possible crack yung mga bola nito dito. No. Tanggalin ko lang to. Itong shield. Tapos reflow natin. Okay? Balik tayo. Dito, pwede na natin i-reflow. Flux. Sa gilid lang. Flux. Lagyan na rin natin yung taas. Temperature settings 450 air. Saka ang air ay 40 or 50. Gawin natin 50.
Ito yung ire-replow natin ha, yung RAM banks.
Okay, testingin natin. May ilaw. Power on. Ayun. Ayun o, may display na. Okay. So, ayun lang guys, kapag meron kayong no display na Huawei Mate, i-replow nyo lang tong RAM banks. Tapos solve na yung case nyo. Okay? Bye-bye.